Hello and welcome to Doc on Duty. Alam nyo, nag-message po sa atin si Mirna Vismonte dahil natatakot siyang mamana ang medical condition ng kanyang ina. Ito po ang message niya. Hi po, Doc. Recently, na-diagnose po na may osteoporosis ang nanay ko. Sabi po nila ay namamana to. So, natatakot ako na baka magkaroon din ako nito. Ano ang kailangan kong gawin para hindi ako magkaroon ng sakit na ito? May test po ba para malaman kung pwede akong magkaroon ng osteoporosis? Salamat po. Okay, Mirna, para sagutin ang iyong katanungan, isang expert rheumatologist from De Los Santos Medical Center, syempre, ang pinuntahan namin in the person of Dr. Melissa Aquino Villamin. Doc, mamamana ba ni Mirna ang osteoporosis ng mother niya? Thank you, Dr. Cecil, for having me here. Actually, yung sa pasyente po natin, mukha naman pong nag-worry siya tungkol sa osteoporosis. No? Nasabi po niya, ang kanyang nanay daw ay na-diagnose ng osteoporosis at ang kanyang concern ay magkakaroon po kaya siya ng osteoporosis. So ano po ba yung osteoporosis at bakit natin kailangan pag-usapan niya ngayon? Actually, ang osteoporosis ay isang klaseng sakit po sa buto. No? Ito yung pagkakaroon ng marupok na buto. Tinatawag actually siyang brittleness of the bone. Pag nagkakaroon tayo ng brittle bone, nagkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng fracture or broken bones. Yung fracture na yan, hindi yan yung fracture na dahil nahulog ka or nabundol ka ng isang sasakyan, pero ito ay dahil sa fragility fracture. No? What is this fragility fracture? Yung fragility fracture, ito yung konting tabig lang sa'yo, umubo ka lang, na-overstep ka lang, akala mo natapilok ka, pero nagkaroon ka na agad ng fracture. Ang dahilan niyan, dahil marupok nga po ang ating buto. Yun ay dahil sa osteoporosis. Actually, sa mga pag-aaral, sino po ba yung nagkakaroon osteoporosis? Number one, yung mga kababaihan. Nagkakaroon na ng, nag-undergo ng menopause, no? So post-menopausal age, so 50 years old pataas, may chance pong magkaroon ng osteoporosis. Mga pasyenteng may mga iniinom na steroids, yan, so dahil sa glucocorticoids, humihina din po yung buto, sila po yung may chance ang magkaroon ng osteoporosis. At pag nagkaroon ng osteoporosis, mataas ang chance ng broken bones or fractures. So bakit ba tayo nagkaka-osteoporosis? Paano natin siya mapapalakas? Kailangan malaman bakit. Actually, yung buto natin, meron siyang constant na renewal na nangyayari. Hindi lang sa balat ang renewal sa katawan, kundi buto din. So, sa umpisa, habang bata tayo, until the age of 20 to 25 years old, para kasing bangko yung buto natin, nag-iipon tayo ng lakas sa buto. So habang tumatanda tayo, yung ating buto, tinatry niyang bilisan yung pagdami ng ating bone mass sa katawan. Meron kasing proseso na tinatawag na bone build up and bone breakdown. So habang tumatanda tayo, napakabilis ng bone build up, no, kaysa sa bone breakdown. Pero by the time na 20 to 25 years old tayo, ang bone build up natin, yun ang pinakamagaling. By the age of 35, humihina na ang bone build up. And by the age of 50, bumibilis ang bone breakdown. So, ang kailangan nating maiwasan ay magkaroon ng panahon na umabot tayo sa 50 years old na hindi pa lumalakas at dumadami yung bone build up capacity ng katawan natin. So, paano natin magagawa yon? Paano natin mapapagaling yung kapasidad ng ating katawan na mag-bone build up? Number one, habang bata tayo, uminom ng maraming gatas, kumain ng mga nutritious na pagkain, yung mataas sa calcium. Ano po ba yung mga pagkain niya? So, dairy products, gatas, cheese, tofu, soya. Kunwari, pansin natin na kulang talaga tayo sa calcium, lalo na sa 20-25 years old na tayo, pwede tayong mag-take ng supplements. Or foods high in calcium like yung mga salmon, sardines na may buto, maganda silang kainin. No? Tapos, bakit kasi kailangan natin ng calcium sa katawan? Kasi sila yung pinaka-primerong laman ng buto natin. Pag walang calcium sa buto, mas nasisira siya. Kay Mirna Vismonte po, regarding po sa inyong concern na baka kayo mismo ay magkaroon ng osteoporosis, actually, may chance po kayong magkaroon ng osteoporosis. Sabi ko nga po, yung mga risk factors, i-check po ninyo sa inyo kung mayroon po kayo niyan, na kayo po ba ay nasa postmenopausal age? Wala na po ba kayong regular na dalaw ng menstruation? Huminto na po ba? Kayo po ba ay umiinom ng alcohol? Kayo po ba ay naninigarilyo? Kayo po ba ay may iniinom na mga gamot kagaya ng steroid, pangkumbulsyon o mga pangpalabnaw ng dugo? Yan po yung mga risk factors na kailangan ninyong i-check. Kung mayroon po niyan, maganda magpatingin na po kayo sa doktor kasi maaari po kayo talagang magkaroon din ng osteoporosis later on. Thank you very much, Doc, for your expert medical advice. And Mirna, sabi nga ni Doktora,
may mga binanggit siya mga risk factors. At pag meron ka nito at prone ka, it is best that you seek a medical consultation with, of course, no other than Dr. Villamin, dahil expert. For the rest of you na may questions regarding your health concerns that we can help you with, please go to our Facebook page, RX Plus, and leave your questions in our inbox. Again, this is Doc Cecil, your doc on duty.